are. Yeah, that's my ace of manifest that I use in my zone. Yes, this is the US one. Where's your Canadian paperwork? I have to see something coming into Canada. This is into the US. ACE is for US. Yeah. ACI is yes. for me. What else is in that envelope? It's the bill of lading. Give it to me. Yeah. Because I know what I'm looking for. There's nothing in there. I think it's only bill of lading. You're missing paperwork for Canada, sir. You have to have Canadian paperwork. That's how this works. You have to have an ACI for your trip. You cannot be here crossing into Canada without having an ACI. So I cannot use that paperwork? No, sir. This is for the US. The other one that they gave me. No, sir. This is not Canadian. This is not for me. This is for your custom broker. Your ACI looks exactly like this. Yeah, I know. Except I know. It's for Canada. I know, so because why would it... this be for me? I know. Alright, mga kaibigan, nandito na tayo ngayon sa may Detroit, Michigan, kung saan na tatawid tayo dito sa may Ambassador Bridge. Kasi parang may hold up yung parang nagkakandak yata itong mga officer ng yung mga kung ano dyan, nakikita natin. Meron ding isa doon sa harapan. Hello, sir. Hello. Good evening. Fish. How many people in here? I'm alone, sir. Alright. Thank you. Ganun lang. Mabilisan lang din tayo. Nandiretso na tayo, guys. Hindi na sila nagtanong masyado. Bayo, wala naman tayong daladalang epektos ba? Pagandahan nitong load natin, mga kaibigan, no? Nakita nyo naman mula nung dun sa Traffers all the way sa delivery natin. Meron pa tayong delivery. Kumbaga, dumaan lang tayo ng US para mag-deliver doon ng tatlong hulog. Bali, tatlong hulog. At tsaka tayo tumawid ng dito papuntang Ontario. May delivery ako dito sa Whitley, Ontario ng mga 8 paleta yata to. Actually, halos kalahati na lang ng trailer itong kakarga natin . Mas makakita natin ang Ambassador Bridge sa gabi, ha. Wala na yung mga ibang ilaw ng Ambassador Bridge. Ang taas dyan para ayusin nila. Pundi-pundi na siguro. Ayun, Ambassador Bridge, guys, ha. Power Bridge. Take the ramp on the right to Highway 401 east toward London. Okay. Night driving, guys, ha, night driving. Hanggang doon sa makarating tayo sa sa di-deliver natin at hanggang sa pag-deliver natin bukas. Dire-diretso itong biyahe natin to, mga kaibigan, ha. Walang hinto, ha. Kasi bukas pag nag-deliver ako, magpe-pick up din ako right away. Hindi na ako matitenga, hindi na ako mali-layover. Wala nang waiting. Pagandahan. Papasalamat nga ako dahil ganito yung load na binibigay sa akin lagi. Kagandahan, hindi busy rito. Yes, Detroit, a new operating zone has been detected and is pending your
scheduled for activation. Yes, so maraming bukas. Night in Ambassador Bridge. Kala ko paihintuin pa nila ako doon eh. O mga pulis doon na nando doon. Sundan ko na lang to, tabababa ako ta patayin natin yung ating ano, Reaper. Dito na tayo. Balang tayo. Para hindi maingay, para hindi tayo sermonan. Good evening. Here you go. What do you have, sir? Fish. Fish. Where did you pick it up? It's actually from Winnipeg, Manitoba. I travel all the way to... Where is this from? Where did you pick this up? Not Manitoba. What's in the trailer? Fish. Where did you pick it up? I did not pick up. I get in my yard. In my sure. home yard. So where did you get this? Which one? This load, ma'am? Of course this load. I'm looking at it. It's yeah. The one that's here with you. Do you have your ACI? Your senior yeah, yeah, that's right, right. Well, I need that. Yeah. Where did you pick this up? In Winnipeg. Winnipeg, Manitoba. So you were in transit through the U.S. These are Canadian goods? Yes. Yes. This is Canadian. Yeah, it's my first time to travel like this. Like all of this is Canadian. Yeah. So you were just in transit through the U.S. Yes, yes. That's what you need to say. Oh, okay. Yes. Sorry. It's or my first time. No sense when I keep asking you, where is this from? And you keep saying, Manitoba. Oh, yeah. Sorry. How long were you in the U.S.? Since the 17th, ma'am. No, ma'am, no. Alcohol or tobacco? No. Any other people with you? I'm alone, ma'am. By yourself? Yeah, by myself. Oh, goodness. So, they didn't set this up with anything? No. You have to. You have to have paperwork. This, when I scan it, there's nothing that comes up. Nothing. You have to have an entry for Canadian goods returning. Yeah, the that's other paperwork? That's not what this is. No, that's not my paperwork. That's U.S. paperwork. That's U.S. I don't deal with this. This is what I need. And your dispatch was supposed to set this up for you as Canadian goods returned. Well, why did he not give me that? I don't know, sir. I'm asking you that. Wait, it's my first... I'm sorry to say this, but it's my first time to come here. And they said to me... All of this paperwork is all you need. So I did not ask them what else they need. This paperwork, when they set it up electronically, is all I need. Okay. But they didn't do that. They just gave you a paper. And here you are. Yeah, that's my ACE manifest that I use in yes, this is the US one. Where's your Canadian paperwork?
I have to see something coming into Canada. This is into the U.S. ACE is for U.S. Yeah. ACI is yes. for me. What else is in that envelope? It's the bill of lading. Give it to me. Yeah. Because I know what I'm looking for. There's nothing in there. I think it's only well, bill of lading. You're missing paperwork for Canada, sir. You have to have Canadian paperwork. That's how this works. You have to have an ACI for your trip. You cannot be here crossing into Canada without having an ACI. You have to. There's no getting around it. Alright. So I cannot use that paperwork? No, sir. This is for the U.S. The other one. The other one that they gave no, me. No, sir. This is not Canadian. This is not for me. This is for your custom broker. Your ACI looks exactly like this. Yeah, I know, I know. Except I know. It's for Canada. So I know, why because would this if, be for me? I know, this I know. Like it. I know. If I pick well, up you in, know. I pick up in Canada. Well, then you know. Yeah, I pick up in US, that's what I'm doing. So I'm only traveling this good from sir, Winnipeg. You're not listening to me. I don't care where it's from. Anytime you are entering Canada, your trip, your truck, you as a person has to be accounted for on ACI. Okay. It doesn't matter if you're empty. Yeah. You still have to have that. Well, then I have to deal with my oh, you're gonna go down there and you're gonna have your dispatch fax you an ACI that is set up electronically. Oh, but which? Only way, or then you can return to the U.S. too. That's another option. No, if there is here, then I can get it. I gotta type in some information. Yeah. There's a fax machine down there. You're gonna get that fax number to your dispatch. Your dispatch is gonna fax you some paperwork. Yeah. Because you cannot cross without it. It's either yes. he faxes that, or I send you back to the U.S. You can choose whichever one you want. No, I have to go get it already in here. I have to call them. Yep. Yeah. Alright guys. Mukhang napapasubo pa yata tayo rito. Ini-email ko na kasi sila yung entering ano eh. Wala rin pala. Mating ka pa tayo, pabalikin pa tayo ng US nito guys. Well, ano tayo magagawa? Custom Immigration, yes. You're driving right under that sign. Yes. All the way to the back. Turn okay. to the left, park your truck. Okay. Bring this paperwork inside, get that fax number, give it to your dispatch. Okay, thank they you. Know what you need. Yeah. Alright guys. Papalitan pa yata sila. Dito, pasok tayo rito. Papasok muna ako sa loob guys. Park ako doon at pagkatapos asikasuhin ko muna itong papers. Update ko kayo mamaya. Hindi na ako pwedeng mag video dyan. At baka mamaya lalo pa tayong magka-aberya. Mataas. Ang hahabulin itong mga to.
Ayan guys, may nakalagay na driver entrance. Papasok tayo sa loob. Kukunin ko yung tax doon. Kukunin ko yung tax doon tapos isend ko doon sa aking dispatch. In-email ko na kasi si Kaya na 4 hours and 39 minutes of remaining drive time. So nga lang, sabi nila, hindi mo na kailangan. Hindi ko maintindihan, ba't nagkagano. Tawagan ko lang yung dispatch ko. Patayin ko muna itong ano. Guys, update ko kayo mamaya. Mukhang kakaabala pa yata tayo rito. You got it? What's that? Do you have your entering number? Entry number. Yeah, I have 4 entry number here. Oh yeah, you're in transit. Where are you? At the border? Yeah, here in I'm here in Michigan, Detroit. I called you earlier. I asked you where I'm going to cross. You said in here. Yeah, well, looks like sa pagtulog to eh. Ang oras na, alas 11 na rin. Eh, mag-aagaw eh. Trabaho nila to eh. Hello? Yes? Wait, I'm looking through all my emails. Yeah, I also send you all the paperworks in the cell phone. Number? Do you have an entering number, sir? I texted you so that you see. I texted you the ACE manifest that I have, I use. Okay. Yeah. And it says invoice? Yeah, all of those paperworks that Paul gave me, those only the paperworks that I have, except those bill of lading. Okay, go. He knows what he's doing. Good. Go. What do you mean? Okay. What do you mean by go? Call the menus of all. What? I'm sorry? Yeah, I'm already here in Michigan. I'm crossing here in Detroit, and they won't allow me to cross the border. That's why I'm calling you. Give me a ACE manifest from US to Canada. That's what I'm asking you. What's that? Why is it? It's cutting all the time. I texted you the tax number that you sent me, the ACE manifest as well there. Entry number. You want me to tell you the entry number? No, just hang on, I'm trying to find it.
Yeah, I'm saying to you. 87-40-87-395. I don't have that. I don't know where you're getting that. Kaibigan, wala hindi rin ma-figure out ng aking dispatch yung Ace Manifest ko. Ngayon pumunta ako doon, sinabi ko hindi ako makaka-provide ng Ace Manifest. So ang mangyayari ngayon, antayin ko yung police dito na darating, i-escortan nila ako sa warehouse nila at doon muna ako mag-stay for the night. At pagkatapos niyan, bukas kukontakin ko yung aking dispatch para i-process nila yung yung Ace Manifest, yung paperwork na manggagaling from US to Canada. Katulad nito mga kaibigan, ganito yun yung Ace Manifest, nakita nyo yan. Yan, ito naman yung Ace Manifest to from Canada to the US. Nandun ako galing sa Emerson, dun sa nung lumabas ako ng Canada, dun yun sa may Manitoba. And then ito yung ginamit ko from Canada to the US. Ibang Ace Manifest yun, kumaga exit ito, entry ito papuntang US. Ngayon ang hinahanap naman dito, since galing tayo ng US, ang hinahanap nila Ace Manifest re-entry to Canada. So wala ako nun, which is yung dispatch, mga dispatch ko alam dapat yan, kasi sila yung mas nakakalam, kasi trabaho nila yan yung mag-process ng dokumento sa brokers at saka yung mga drivers. Hindi ko rin naman alam kasi ito na mayroon din na inbound na pagpapasok ko rito, may Ace Manifest ka. Although ang usually na ginagawa natin from home yard, papunta tayo ng US, magde-deliver tayo doon. Once nag-deliver doon, nagpi-pick up din tayo sa US, at yung paperwork from US isinisend natin doon sa dispatch natin para gawin nila yung part nila, upang sa ganun may process yung Ace Manifest ng load, yung shipment na papasok ng Canada, from US to Canada, which is itong load na ito. Kasi hindi naman ako nag-pick up nga sa US, from Winnipeg ko pick up ito sa yard, nag-deliver ako sa pumasok ako ng US, nag-deliver ako ng US dyan sa may Illinois. May natitira pang isang drop ngayon, yun naman ang dadaling ko ngayon dito sa Ontario. So papasok tayo ng Canada, hindi naman ako nag-pick up doon sa US, kaya sabi nila yung ITS ko lang daw ang kailangan, which is itong mga ito, ang mga dokumentong mga ganyan. Ay, hindi naman, nanapan pa rin ako. So itulog muna natin mga kaibigan, balikan natin bukas kung anong mangyayari itong serye natin ngayon. Aantayin ko lang yung police at pagkatapos nun sa warehouse nila. Ayun na guys, nandun na yung si Sir Officer. Susundan ko para pumunta sa warehouse nila. Doon muna ako maghihintay hanggang bukas. Maayos yung papel. Masyadong busy ngayon.
bukas para hindi ako mag-antay dito ng matagal para maka-pick up o maka-deliver, tapos maka-pick up, tapos maka-uwi na agad. You guys, nandito na tayo sa kanilang warehouse. Dito tayo ngayon sa Ambassador Warehouse, guys, for holding. Na-hold tayo rito dahil wala yung ismanifest natin. Maluwang naman, iikutan lang natin itong ating tractor for post trip. Lang natin yung mga ilaw. Yan guys. Yan. Maayos naman siguro dabi. Malawag oh. Makakatulog pa ako ng maayos dito. Guys, hindi na ako mag-video-video dito. Baka makamay masita ako. Bawal dito eh. At least nakita natin. Matulog muna tayo. Pero at least kahit paano guys, nakita nyo no? Dito. Mas makakatulog ako nung mas maayos dito kaysa doon. Kasi nag-aalala ako lagi kung kakatukin ako or what. Tatanungin sa akin kung ano-ano. At least andito tayo. At kahit paano, makatulog tayo ng maayos dito. Bukas na lang. At ang sabi ng dispatch ko, pagbubukas na lang daw, sabi niya. Alright you guys, tulog muna natin. Balik tayo bukas. Alamin natin kung paano tayo makakawala rito sa pagkakatenga natin dito sa border. Ay mga kaibigan, good morning, good morning. Nandito pa rin tayo sa warehouse. At magwawalong oras na tayo natenga rito. Kanina pa, kagabi pa kami nagtatalo ng dispatch ko na kailangan ko yung ismanifest. Pinapaliwanag ko sa kanya na hinihingi ng border officer nung tumagos ako rito from US to Canada yung ismanifest. Tulad nga nito. Yan, sino ba? Tulad nga nito nandito sa papel yung pinakita ko sa inyo kagahapon. Ito. Pero hindi ko maintindihan din dito sa officer dito kagabi, no? Kasi kung nakikita nyo yung pangatlo na una o yung nauna. Ito. QP inbound. Jones of Food, Whitley. Yan yung aking huling delivery ngayon nandito sa ano. Mayroon ng entry. Ito yung is manifest na ginamit ko from Winnipeg to Pembina, doon ako nag-cross. Hindi ko maintindihan kung bakit yung officer hinihingan pa ako ng ace manifest. Ngayon, sabi ko doon sa dispatch ko, meron, ini-email niya ulit sa akin itong mga to. Sabi ko, meron na ako niyan, bakit kailangan ko pa yan? Meron na ako niyan, kompleto na ako. Ang sinasabi ko, yung ace manifest from US to Canada kasi galing ako ng US. Eh ang pinipilit niya, wala akong ganun kasi meron nga akong ganyan. Kaya hindi ko maintindihan paano i-sort ito. Kaya ngayon, subukan ko ulit pumunta roon at sabihin ko sa kanila, pakita ko ulit ito doon. Baka sakali lang yung border officer doon mismo sa bot kung saan tumagos ako doon, nakita niyo naman kagabi. Eh baka nagkamali lang siya. Yes, pupunta muna ako doon. Hindi na ako magdadala guys ng ano, ng camera ko. Kasi baka mamaya mag-alit pa sila diyan. Mas okay na yung ano, i-explain ko na lang ulit sa inyo mamaya. Yan.
natin mga kaibigan. Alright mga kaibigan, nakikita natin mayroon ng tatak yung ating ace, yung isang ace na makakatawid na tayo dito sa warehouse kung saan tayo na hold. Ngayon dire-diretso na tayo. Ang naging problema doon shipment inbound itong ating load na to galing sa Winnipeg. Katulad niya yung sinasabi ko sa inyo, nag-deliver lang tayo sa US, bumalik ulit tayo ng Canada. Hindi nila ako binigyan ng ace manifest na from US to Canada. Yung officer pa ang nag-ayos na. Hindi ko maintindihan kung first time ba nung company kong magkaroon ng ganito o what. Well, at least makakatawid na tayo. Makakapunta na tayo sa ating dideliveran. But you guys na, thank you sa panunood. Natingga tayo ng mga 10 hours dito. Hindi ko alam kung mababayaran ako rito. Well, sila nang bahala dyan. Adventure, adventure. Experience, experience. So paano mga kaibigan, ingat lagi. Hanggang sumuli mga kaibigan, no? Peace out. Bye. Lakay Pinoy Tracker.